So last week ay na-introduce ko na yung ating subject, which is calculus. Tama ba? So let's start with our first lesson, which is from the chapter 1, functions and their graphs. So in your math in the modern world last year, so na-encounter nyo na yung functions. So hindi ko na masyadong i-elaborate yung iba since napagdaanan nyo naman. Pero for clarification lang, para medyo mas masanay kayo sa paggamit ng functions, because mostly in calculus, so yun yung first thing na ginagamit natin, functions. Okay? So mga different functions and graphs. Okay? So what is a function? A relation between a set of input values denoted by the x variable and a set of output values denoted by yung y na variable natin. Where for each input and input na gagamitin sa function, nag-a-assign tayo ng unique output. Okay? So pag may isa tayong ginamit na x, there would be one and only one y. Kapag may ibang lumabas na values maliban sa isa, naging dalawa siya or more than two, hindi na siya function. Okay? So it is just a relation. Diba nga yung ang function, pag ang relation nagpa-function, it is a function. Pero pag hindi nag-function, it's just a relation. Okay? So just like making a bread out of dough using the oven as function. Okay? So literal na kung ano yung function nung isang object or nung mismong equation, okay? Yun yung ilalabas niya. Okay? So yung input natin is any ingredients or yung mismong final ingredients na ilalagay natin sa isang machine or any kind of object as titreat natin as machine. Then kung ano yung lalabas sa kanya is yun yung output. Okay? So yung dough as an input, ilalagay natin sa oven. And yung function ng oven na yun is lutuin niya yung dough to become a bread. Diba? Ganun lang din yung any kind of functions. Okay? So a function, we say that y is a function of x. In symbols, y is equal to f quantity x. Or yung x natin yung input, yung function natin is yung buong equation na pwede nating ipalit doon, kung ano yung itsura ng equation na yon. And yung output ay yung, syempre, yung y. Diba? We read this as y is equal to f of x or function of x. Okay? And functions can be represented by four things. Number one is equations. Example niyan is yung famous equation ni Einstein. E is equal to mc squared. Equation ng energy. Another example is the area of a circle, pi r squared. Okay, ang input natin dyan is yung radius ng circle para makuha natin yung area. Kasi constant naman yung pi. Okay, then yung famous equation for you, since mga economics kayo. Okay, what is this equation? Anyone? Equation ng or formula for finding interest. Interest. Yes. Diba? So, meron tayong the present value or yung principal value, interest rate, then time. Okay? So, yung interest is an equation or a function. Okay? Diba? Function siya na ang input natin dito is time. Diba? So, pag nagbabago yung time, lumalaki yung interest. So, pag matagal nyo nang hindi binayaran yung utang, lalaki yung babayaran nyo. So, yun. It's an equation, a function of time, yung interest natin. Pangalawa, pwede natin i-represent yung ating functions as graphs. Okay? So, plotting of points
One famous, sabi natin mas kilala nyong graph is yung supply and demand curve. Ba? Doon kayo lagi nagsisimula. Okay. Dito, ang example natin dito is yung given time in T seconds, meron tayong pressure. So, nakikita natin, every time, okay, nagbabago yung pressure up and down based from the graph. So, mas nakikita natin yung trend o yung behavior noong mismong changes. Diba? Since ang focus natin is changes. So, in time, nag-change yung pressure. Diba? Okay. Another representation is tables. So, yung table na yan is actually, yung table of data na ginamit para dun sa graph na to. Okay? So, recorded yung time and yung value ng pressure. So, negative yung una, then nag-positive yung pressure, then negative. Sabihin, yung part na yun dito. Okay? So, yan. So, itong graphs natin dito, yung points na yan is the data. Okay? So, plotting of points, time, and pressure. So, yung nasa x-axis natin is yung time, and yung y-axis is yung pressure. So, plotting of points lang sa Cartesian plane. Then, pwede din natin ipakita by verbal description. For example, is the distance of an object travels at a constant speed along a straight line or path depends on the elapsed time. Ibig sabihin yung distance is actually a function of time also. Okay? So, di ba constant naman yung speed? So, hindi nakaka-apekto sa bilis o sa distance na nakaka-cover. Magdedepende na lang yung distance kung gaano ka katagal bumiyahe. Okay? Tuloy-tuloy lang naman yung bilis mo, constant. So, depende na lang sa tagal ng biyahe mo, yung layo na mararating mo. Okay. Then, ito, na-encounter nyo na to during your math in the modern world, the domain and range of the function. So, the domain is the set of all possible values na pwede nating gamitin as input doon sa function. So, lahat lang na pwedeng gamitin. May restriction dyan. Each of these input must have a unique output kapag ginamit sa function. So, dapat, pag may ginamit ka at may kinilabas ang output dun sa function, kasama yun. Pwede yun sa domain. Included siya sa domain because meron siyang result. Okay? And what is the range? Yung range is yung set of all possible values na pwedeng lumabas dun sa function. Okay? So, whenever nagagamit ka ng input, yung mga possible outputs mo is yung set na yon or yung collection ng iyong outputs would be your range. Okay? Recall lang natin yun ha. Alam nyo na yun sa math in the modern world. Pwede natin ipakita yung function as an arrow diagram. Meron tayong two sets which is the domain D and range R. Okay? And given yung function natin, for example, is yung function of x, which is equal to x squared. So, lahat ng input na gagamitin natin is isa-substitute lang natin dun sa x and i-square natin yun. Yun na yung magiging output natin. Kung ano yung mga sagot dun sa pag-i-square natin ng mga inputs. Okay? For example, ang mga inputs natin na laman ng domain is negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. So, yung malapit lang sa origin, di ba? Negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Okay? Then, what would be the possible range? So, 0, 1, 2, 1, 4, and 9. Because, magdedepende dun sa inputs natin. Because, negative 2, pag in-square natin, negative 2 times negative 2 is positive 4. Yes. Negative 1 times negative 1, makaka-cancel out yung negative, so positive lang yung mga kakalabasan natin. Zero, zero pa rin. Diba? Kahit i-square mo siya, zero pa rin. 1 times 1 is 1, 2 times 2 is 4, positive. 3 times 3 is 9. So, may isang output lang kada input na ginamit natin. For every number sa domain, may isang kalalabasan. It doesn't matter kung parehas na kinalabasan yung dalawang input. Ang focus natin is kada isa
na ginamit mo, isa lang din yung lumabas. Okay? So kapag dalawa yung lumitaw, naging positive po, naging pag gumamit tayo ng isang input, tapos multiple values yung lumabas, hindi na siya function. It is just a relation. Pero dito, yung function natin ay kada isang gamit ng input, may isa kang equivalent na output. Okay? So yun yun. So in set notation, pwede nating gamitin yung sa sets, di ba? So in your math in the modern world, na-encounter nyo na rin yan before pa yung functions and relation. So set notation, x is an element of the domain D. So x is an element of D. Okay? So yun yun. Then yung y naman is an element of the range R. So gagamit tayo ng capital letters dun sa mga sets natin, di ba? Then yung elements ay small letter. So interval notation naman, pwede natin ipakita yung interval kung saan lang, ano lang yung interval ng mga numbers na pwede natin gamitin as domain and range. For example, ito, negative infinity up to positive infinity, meaning lahat ng real numbers. Open interval siya kasi kahit ano, pwede mong gamitin. So, all numbers included dyan sa ating interval. Diba? Ito naman ay half open interval because kalahati ay closed. Half open, half closed. Open siya sa side ng positive infinity. So, all numbers na included doon. Dito naman, close siya because may limit siya na eksaktong number or whole number na 0. Meaning, ang numbers na pwede lang natin gamitin is all numbers x greater than or equal to 0 since included yung 0. Pag brace na ganun, included yung number na nasa dulo. Okay? Pero pag parenthesis lang, hindi included yung number na nasa dulo pero hanggang dun lang yung limit. Okay? Another example is from negative 5 up to 0, including 0. Okay? Ibig sabihin dito, yung negative 5 is hindi included. Pero lahat ng numbers na mas malaki sa kanya, okay, hanggang 0. Okay? So, half open din siya. So, yung by 4, pwede natin ipakita yung interval as inequality. Negative 5 less than sa x. So meaning mas malaki yung x kumpara sa negative 5. All numbers. Pero yung x natin ay less than or equal sa 0. So lahat ng mas maliit sa 0 pero kasama yung 0. Pwede yun. So yun niya. Yun yung ibig niya sabihin dito. Then ito naman, close interval because hanggang dun lang siya sa dalawang number na nasa indicated na limits niya. Okay? From 0 to 1. So pwede yung mga decimals or fractions between 0 and 1. Okay? So close interval siya, included yung 0 and any number in between them hanggang sa 1, included yung 1. That's why yung inequality sign is 0 less than or equal to x, then less than or equal to 1. Okay? So yun yung mga pwede nating ipakita as paano magpakita ng mga domain and range. Okay? So, how to find the domain and range? So, medyo hindi nyo na siguro na-practice to nung math in the modern world. Meron tayong tinatawag na natural domain. It is the largest, not explicitly stated. So, pwedeng hindi stated. Or restricted set. So, pwedeng hindi rin siya restricted. Ibig sabihin, ito yung mga real values or real numbers na possible na pwede natin gamitin sa formula or function. Okay? Na maglalabas ng y values or ng outputs. So lahat ng maisip mong pwedeng gamitin sa formula or function, yun yung natural domain. Hanggat hindi siya restricted. Okay? And yung real valued functions naman, pag yung function, ang mga outputs niya ay real numbers or yung range niya ay real numbers, okay? Lahat ng outcomes ay magiging real numbers. It is what we call the real valued function. So, yung mga value ng function ay real value or real numbers. Okay? For example, number one, yung example natin ganyan, y is equal to x squared.
Okay, ang domain niya, ibig sabihin, yung lahat ng input natin ay pwede tayong kumuha sa lahat ng real numbers. Okay? Lahat ng pwede nating ilagay sa x ay pupwede. Diba? From negative infinity to positive infinity, lahat yan ay elements ng real numbers set of R. Diba? All real numbers. Yung x natin ay element ng real numbers. Yung range naman niya, since na example natin kanina, yung range niya is 0 to infinity, including 0. Okay? Bakit hanggang 0 lang? Ba't hindi kasama yung negative infinity? Because never tayo magkakaroon ng negative na y. All numbers na ilagay natin dito, pag negative yung x, makakancel out lang yung negative. Kasi pag in-square mo, negative times negative, yung result would be positive. Diba? So hindi ka magkakaroon ng negative outcomes. Since any number that is being squared would only have positive outcomes. Okay, nakakancel out yung sign since dalawang beses mong i-multiply. Another example, y is equal to square root of x. Dito indicated yan na positive. Okay? Positive lang yung result. So, square root, okay? Positive lang lagi. Pag sinabing negative square root, so yung negative ang ibibigay mo. Pag square root, positive lang yung ibabalik niya. So, automatic yung range magiging non-negative din. Yung domain, okay? Bakit from 0 lang din siya? All non-negative real numbers. Bakit bawal yung negative sa square root? Anyone? Bakit bawal ang negative sa square root? Square root of negative number ay equal saan? Hello? Imaginary. Yes, ito nga si ano, Regine. Because magiging imaginary, square root of negative 1 is an imaginary number. So kahit anong negative ang ilagay mo sa loob ng square root, magiging imaginary pa rin. Okay? So ang sinasabi natin dito, kailangan real number yung lalabas. So hindi na po pwede yung negative dun sa domain natin. Diba? So the domain would be from 0 na lang hanggang positive numbers or positive infinity. Okay? So all non-negative real numbers. Since any negative number will result to imaginary output, ay nakalagay dyan. Okay? Then yung range niya, ganun din. Kagaya ng sinabi ko kanina, since positive dapat to, okay, hindi ka magkaka-negative. Because pag in-square root mo yung negative number, imaginary. So pag nag-square root ka naman ng positive, positive lang din lalabas. Typically, returns only non-negative real numbers. Yung positive roots lang ang binabalik niya. Unless kung indicated na may negative sa unahan ng square root. Okay? So, same sila ng domain and range. Okay? Parehas, all positive real numbers including 0. Okay? Then, ito yung mga graph ng functions. The graph of functions consists of points in the rectangular coordinate system or the Cartesian plane. Diba? Came from René Descartes. Whose coordinates are the input-output pairs o yung tinatawag nating ordered pairs. In set notation, okay, it is set of points P na ang given ay yung coordinates which is yung x and y or yung f of x. Since yung y natin ay equal sa function ng x. Where yung x natin ay element ng domain and yung f of x would be the elements ng range or yung outputs. Okay? So this is the domain of the function. Example ng graph is ito, which is yung graph ng y is equal to x square. Okay? So kapag meron tayo, yung x natin is 2, ang output ay 4. 2 squared is 4, di ba? Kapag yung x naman natin ay 3 halves, pag in-square natin yung 3 halves, square mo yung numerator, equal to 9, square mo yung denominator, equal sa 4. So 9 over 4 yung ating output. Then kapag yung x ay 1, 1 times 1 is also 1. Okay, then the origin, 0, di ba? Square ng 0 is 0 pa rin. Then pag negative naman yung x natin, pag negative 1,
pag in-square natin, again, makakancel out lang yung negative. So, 1 times 1 lang din yun. Diba? Then, negative 2 times negative 2, we have positive 4. So, if yung ordered pair natin, which is xy, and it is the coordinates ng points, is a point on the graph, then yung y, which is equal dun sa function of x, diba? Yun yung height ng graph above or below the point x or yung mismong x-axis natin. Diba? Dito tayo sa x-axis kumukuha ng inputs, then yung height or yung y coordinate niya is yung mismong value ng function y is equal to f of x. Okay? Kaya tayo nakakapag-plot ng points and na-curve or straight lines depende sa itsura ng graph. Diba? So, yan. Then, meron tayong vertical line test na encounter nyo na to. Saglit lang siguro. The vertical line test is testing for kung function yung isang graph. A function f can only have one value f of x. Diba? Sa definition ng function, isa lang yung value ng f of x for each x. Diba? Na nasa domain. So, therefore, no vertical line can intersect the graph of a function more than once. Okay? If a vertical line intersects a graph two or more times, then it is not a function. So, example niyan is yung equation of a circle. That is not a function. Because yung graph niya, yung circle, is na-intersect ng vertical line at tumama sa kanya ng dalawang beses. Sabi, isang beses lang. Okay? Since ito ay dalawang beses tumama, yung vertical line sa graph ng circle, it is not a function. But we can change that by getting one part of the circle as function, one function. Okay? So, i-change natin ito. Kunin lang natin yung nasa positive side lang. Positive y. Okay? So, yun lang siya. Yung nasa taas. So, semicircle na yan, which may equation na square root of 1 minus x squared. Nang galing yan dito. Okay? Positive roots lang ng y. So, ito ay, pag tinamaan mo ng vertical line, isang beses lang. So, function na itong equation na to. Pwede rin naman natin kunin yung nasa baba, separately. Ito, yung equation naman na yun ay negative square root of 1 minus x squared naman. Kasi negative yung y. So, isang beses lang din tatamaan yun. So, ito yung tinatawag na piecewise. Okay? So, pwede nating hatiin yung isang relation or isang graph into pieces, okay? Para maging function siya. Okay? Function yung nasa taas, function din yung nasa baba. Okay? So, ito. Piecewise defined functions. Functions that are described in pieces using different formulas on different parts of the domain. So, yung mga values mo or x mo, okay, kung ilan man yung silang x mo, okay? So, depende kung anong part ng domain, okay? So, gagamit ka ng iba't ibang equation. Example, the absolute value function, okay? Yung function natin is the absolute value of x, where equal yan sa x lang din kung positive yung x mo or equal sa 0. Okay, di ba? Ang absolute value, positive lagi ang ilalabas. So, automatic, equal lang siya sa value ng x kung positive yung x na gagamitin mo, greater than or equal to 0. Now, kapag negative naman yung x, x is less than 0, negative na siya. Dapat, maglalagay ka ng negative din sa harapan. For what? Para makancel out yung negative signs. So, magiging positive lang din siya. Diba? So, yung graph niya is kagaya nito. So, ito yung half of the graph. Okay? Ito yung nasa baba. Kapag negative yung x mo, for example, negative 3, negative 2, negative 1, yung value ng y should be positive lang din. So, nandito siya sa quadrant na to. Diba? Kahit negative yung x, positive yung y. Yung negative y nasa baba. So, papataas lang din. Diba? Then, hanggang sa 0, kapag nang 0 siya, zero lang din yun. Equal lang din sa value ng x mo. Okay? Then, kapag positive na yung x na gagamitin, equal lang din siya sa function mo, which is y is equal to x. Diba? Yun naman siya. So, yung
piecewise defined function, define siya piecewise. Ibig sabihin, itong part na to ay iba yung formula na ginagamit dito sa kabila. Dito, y is equal to negative x. Dito, y is equal to x. Okay? And itong buo na to is the function ng absolute value. Y is equal to the absolute value of x. Ito yung graph niya. Okay? Let's have another example. The absolute value function has domain. Okay? Yung domain niya is all real numbers, negative infinity to positive infinity. Pero yung range niya, all positive numbers lang, including 0. Okay? Kasi hindi tayo magkakaroon ng negative y. Diba? Positive lagi yung result ng absolute value. So, no negative y. Okay? Another example is itong function na to. So, 3 pieces naman to. Unlike kanina, yung sa absolute value, 2 piece. Diba? May 1 piece, may 2 piece. Ito, tatlong parts, tatlong pieces. So, yung first part, okay, is equal sa negative x kapag yung x natin ay negative or less than 0. So, parang magpa-positive lang din siya. Okay? Kagaya nung kalahati nung absolute value. Then, yung pangalawa is x squared kapag yung value ng input natin ay between 0, including 0, hanggang sa 1, including 1. Okay? So, from 0 to 1, included yung 0 and 1 na yun, x squared yung magiging graph natin. Okay? So, yung value ng y, magiging x squared. Then, kapag yung x natin ay lumagpas na sa 1, yung equivalent lang na y would be equal to 1. Kahit ano pang number ang gamitin mong x, basta greater than 1 siya, equal lang sa 1 lagi. Constant na siya. Anong itsura nun? Okay? So, piecewise, isa-isahin lang natin. Unahin natin yung first part ng equation, which is negative x kapag negative yung value ng inputs. So, pag ganun siya, since hindi included yung 0, hanggang 0 siya, naka-open circle yung point. Okay? Kasi hindi kasama yung 0. Open circle. Ibig sabihin yung interval niya is open dun sa 0, then hanggang negative infinity na to. Okay? Then yung pangalawa, so ito yung y is equal to negative x. So negative x yung kanyang value. Then, yung sa pangalawa, from 0 to 1, including 0 and 1, x squared yun. So yung kanina, yung x squared natin is parabola pa taas, di ba? Ito, piraso lang. Yung hanggang doon lang sa 0, including 0 since kasama yung 0, so solid yung point natin doon hanggang sa 1. Including 1, so solid din uli yung point 1. Pero yung graph natin ay naka curve, parabola, pataas. Okay? Part siya ng parabola kanina na yung formula is y is equal to x square. Okay, hanggang doon lang siya. Then, yung pangatlong part, okay, is yung constant na 1 kapag mas malaki na sa 1 yung inputs mo. So, laging 1 na yung mo. So, mula sa 1, hindi included yung 1, kaya open uli yung circle. Then, straight line na siya. Constant na 1 na lagi. Any x na gamitin natin hanggang sa positive infinity yung x. Equivalent pa rin sa 1 yung value niya. Constant na. Okay? So, all in all, ito na yung itsura ng function natin. Y is equal to f of x, where yung f of x natin ay composed of 3 different formulas. Okay? So, yung domain na natin is from all real numbers na. Okay? So, continuous na siya. Dire-diretso na yung graph natin, papaganon. Okay? Dito lang siya nagkaiba-iba. Diba? Because piecewise defined function siya. So, it is defined on the entire real line or real numbers, but has values given by different formulas depending on the position of x. Diba? Yung positions ng x. Yung x natin dito from negative side ng graph. Dito naman, from 0 to 1, then 1 hanggang positive infinity. Okay? So, different parts of the domain. Gets yun? Another type of function
is the integer floor function, o yung tinatawag nating floor function na lang, greatest integer function. Floor function, ito yung symbol niya, yung parang bracket, nakakulong sa bracket pero nasa baba yung ngipin. Okay? So the function whose value at any number x is the greatest integer less than or equal to x. Oh, ito. So equivalent ito, okay? So kapag yung x natin dito na ilalagay, the value ng x, ang ibabalik ng function na to, ang ibabalik ng function na to is actually the greatest integer less than or equal dun sa value ng x na nakalagay dun. Okay? So one example, 3.5 yung x natin. Ano yung ibabalik niyang value? That is the greatest integer, pero mas maliit daw dun sa 3.5. Ano ba yung integer na sinasabi? Whole numbers, hindi ba? So, ano bang whole numbers na meron sa 3.5? Yun 3 lang. Okay, yung butal, wala ka lang pakialam. Ang ibabalik lang niya is yung whole number na mas maliit sa kanya, pero yung whole number na unang meron. Okay? So, in a graph, for example, yung 3.5 sabi natin, nandito, hindi included yung 4, kasi pag nag-4 yun, di ba dapat equal to x. Okay? Any number na nandito, yung value ng x, ang ibabalik lang niya is yung 0.3. Equal lang sa 3 lahat yung y. Okay? So, kaya flat lang yan. Equal lang sa 3 yung mga numbers na ilalagay dito. Another example is 2.9. Again, yung 9 ay butal. Yung 2 ay whole number na. So, that is the greatest integer na mas maliit sa 2.9. So, yung 2 lang ibabalik niya. So, from 3, okay, from 3 hanggang pabalik sa 2, ang equivalent na y is 2 lang. So, flat lang siya, nakapantay ng y is equal to 2. Pero yung numbers natin, hindi kasama yung 3, kasi pag 3 ang sinama natin yung 3, kasama siya doon. Equal lang din sa 3 yung y. Diba? So, butas siya doon, pero sa 2, pag equivalent sa 2, 2 lang din yung ibabalik niya. Kasi ang nasa definition niya is the greatest integer less than or equal to x itself. Diba? So, kung 2 yung nasa loob natin, 2 lang din yung ilalabas. Okay? For example, ito. Yan. If, what is the floor function of 1? Equal lang sa 1. Kasi, by definition, equal sa x, which is yung 1. Okay? That is the whole number na ka-equal niya. Okay? So, yung point 1, 1 lang din yun. So, isang point lang yun. Okay? Pero pag lumagpas sa 1, sabihin natin 1 point something, yung y niya is 1 lang din. So, yung graph niya, ganyan lang din. Another, pag 0.2, okay, the whole number would be 0. Okay? Then yung 0.2 is butal. So, yung ibabalik mo lang is yung nasa unahan niya. Okay? So, that position, ito lang yun. Okay? Hindi included yung 1 kasi dito siya sa taas. So, butas yun. Then, itong line na to is any numbers, any x na kunin natin dyan, equal lang sa 0 yung y. Kaya naka-flat. Next, pag negative 0.2. Pag negative 0.2, hindi na natin kukunin yung negative 0 na yan. Ano ba yung next na nasa kaliwa niyang integer? Okay? Diba? Pag negative yung from 0 to negative 1, andun siya, diba? Dito naman, ang ibabalik niya na value is yung negative 1. Okay? Doon siya kapantay. Diba? Parang step by step lang. Pag negative 1.8, dito siya, ang ibabalik niyang value is yung negative 2. Because it is the closest, greatest integer less than dun sa value ng nasa loob. Diba? Mas maliit yung negative 2 kaysa sa negative 1.8. Diba? Papunta sa left side tayo. Okay, pag negative 2, diba, as is, since whole number yung nasa loob, whole number lang din yung lalabas. Diba? Yan. Diretso yan, 45 degrees. Then, may ka-counterpart siya, yung integer ceiling function naman. Ceiling function meaning, nasa ceiling. Kung yung kanina floor function, ito yung ceiling. Ibig sabihin, nasa taas yung kukunin natin. Okay?
least integer function. Yung mas malaki naman sa kanya, smallest integer na greater than or equal dun sa value ng x na nasa loob. Okay? Kapag 2.5, ano yung mas malaki sa kanya na whole number? 3. Diba? So, yung any number from 2 to 3, ang kukunin niya is yung greatest integer, greater than sa kanya. Diba? Smallest integer na mas malaki sa kanya. So, yun. Pinakamalapit na whole number is yung 3. Kapag 1.9, nandito siya. Okay? Ang pinakamalapit na integer is yung 2. So, equal sa 2 yung y. Okay? Pag 1 pa rin, doon lang din siya. Pag negative 2, negative 0.2, nandito naman siya, 0 pa rin. Diba? Kasi hanggang doon lang din yung value niya. Then, negative 1.2, so, andito yung part na yun, from negative 1.2 andito. So, ano yung greatest, smallest integer na mas malaki sa kanya? Yung negative 1. Okay? To the right naman yung tingin natin dito. Okay? So, to the right. Ito to the left. Ito to the right. Kung naman yung x natin dito, ano ba yung mas malaking value na pinakamalapit na whole number sa kanya, yun yung ibabalik yung value ng y. Okay? So, dun lang. So, almost the same sila, pero yung hinahanap na output would be different. Ito, hanapin nyo yung nasa kaliwaan niya. Dito naman yung nasa kanan. Okay? Medyo nakakalito yan, pero pansinin nyo na lang kung ano yung mga results and hanapin nyo sa graph. Yung mismong points na yon. Okay? Nasusundan ba? Sir. Yes. Question? Paano po ulit yung integer? Hindi ko po nasundan. Integer floor function. Diba yung integers ay tinatawag natin integers yung whole numbers. Okay? So yung 1, 2, 3, negative 1, negative 2, so yung mga yon. Pag floor function, ang kukunin natin is yung whole number na mas maliit dun sa nasa loob ng notation natin. For example, ito 3.5. Ano ba yung mas maliit sa kanya pero whole number na? Diba? Siyempre mas maliit sa kanya yung 3 kasi yung 5, yung 0.5 ay butal lang. So pinakamalapit na whole number sa kanya na mas maliit sa kanya is yung 3. Yung mismong whole number na nasa harapan niya. Okay? Diba? Pero pag nasa negative side ka, for example, negative 1.8, magbabase ka na doon sa graph. Ano ba yung mas maliit na whole number dito? Yung kalapit lang niya. Kasi yung negative 1.8 nandito. Tama? Sa x. Ano yung whole number sa kaliwa niya? Negative 2. So, yun. So, ipaplot mo siya doon sa y is equal to negative 2. Doon mo siya ililinya. Okay? So, magbabase yung graph doon sa output. Okay? Pairing pa rin siya. Di ba yung mga values ng x natin andito? Pero yung output niya ay nandito sa y-axis. So, kaya doon mo siya itatapat kung ano yung magiging output niya. Okay? So, yung mga x natin ay nasa loob, yung mga y natin ay nandito sa labas. Okay? Open circle yung mga nandito because hindi sila included doon. Nandun sila sa closed circle. Okay? For example, yung 1 is equal to 1, ito siya. Nasa closed circle. Kapag yung 1 mo, pag ang input mo ay 1, ang output mo ay 1 din. Nandun siya, closed siya doon. Okay? Wag pag 1.5, nandito sa gitna. Okay? Since ang pinakamalaking integer na mas malapit sa kanya sa kaliwa is yung 1. So, doon mo siya ipapantay sa y is equal to 1 naman. Okay? Doon parang sa graph na yun. Okay po. Sa ceiling function naman, kabaliktaran. Ano naman yung mas malaki sa kanya? Diba? Nandun sa definition mismo. Ano yung pinakamalapit or smallest na integer greater than or equal dun sa number na nasa loob? Sa 2.5, ano yung mas malaki sa kanya pero pinakamalapit na whole number? Siyempre yung 3. Diba? So kahit hindi mo muna pansinin yung graph, mag-focus ka muna dun sa values ng number. Sa 1.9, ano yung pinakamalapit na mas malaki sa kanyang whole number? 2.
yung 1, eksakto na yung mismo, so 1 lang din ilalagay mo. Sa negative 0.2, ano yung pinakamalapit sa kanya? Pag nag-negative tayo kasi, medyo nakakalito na kasi kung value lang yung titignan mo, baka magkamali ka. Kaya mas maganda magbase ka dun sa line, di ba? Asan ba nakaposisyon yung negative 0.2? Nandito. Diba? Malapit lang sa 0. So, ano yung pinakamalapit sa kanya na whole number na mas malaki sa kanya? Siyempre, yung line, yung point na 0, 0, yung origin. Diba? So, yung y is equal to 0. Then, negative 1.2 andito. Ano yung pinaka, ano yung nasa kanan niya na whole number? Negative 1. So, negative 1 yung result. Kung negative 1 yung result, ito yung y coordinate. Dito dapat siya ipapantay. Diba yung graph natin? So, yung values ng x natin nandito, pero yung y natin nandito sa negative 1. Kaya, meron tayong linear ito, yung graph natin. Since open circle yun, hindi kasama yung 2 dun sa pwede natin gamitin, yung 1 lang. So, hanggang dun lang siya. Open dito, close doon. Okay? So, panoorin nyo na lang ulit yung pinagsasabi ko pag na-post ko na yung types of functions. So, example lang yun ng mga functions. Ito yung mga types of functions. So, yung first category is algebraic function. Meron tayong linear. So, the function of lines. Diba? Straight lines. Functions in which equation is in the form. Okay, ito, tandaan nyo to. Y is equal to mx plus b. Diba? Anong tawag dyan sa equation ng line na yan? Okay? Ano yung m? Ha? Equation of a line to, pero anong tawag natin dito lagi? Anong form? Slope? Slope. Slope yung m. Ano yung b? Intercept. Anong intercept? X or Y? Y-intercept. Y-intercept. So, yung M is the slope of the straight line and yung B is the Y-intercept. Pag sinabing Y-intercept, doon sa point na yon sa Y-axis, tumama yung graph. Okay? So, let's graph an example. Okay, yung straight line na yan, ang slope niya is 1. Ibig sabihin, equal yung value ng x tsaka y. Okay? Kung ang slope niya ay 1, meaning, ito, 1 na to. Diba? Then, yung equation niya, then tumama lang din siya sa origin. So, yung b, y-intercept is 0. So, yung y is equal to x lang. So, yun yung equation ng line na yan. Diba? Since 1 yung m, so kahit hindi na natin ilagay, then 0 naman yung y-intercept. So, y is equal to x lang. So, that is the equation ng straight line na yan. Y is equal to x. And that function is actually what we call the identity function. Kung ano man yung value ng input natin, siya lang din yung magiging result or yung magiging output. Same lang yung value ng input at output. Okay. Then next, another line. So, 0 uli yung y-intercept kasi tumama sa origin. 0 lang yung value ng y. Then, yung slope naman ito is 2. So, ano yung itsura ng kanyang formula or ng function? Y is equal to 2x. Diba? Kasi, i-multiply lang natin yung m, which is equal dun sa slope niya. So, 2 yung slope, x. Okay? Y is equal to 2x. Another one, with a slope of 1/2, y is equal to 1/2 x. Again, 0 lang yung y-intercept, di ba? Kasi sa origin tumama. Ayan, again, 0 y-intercept, pero ang slope ay negative 1. Pag negative slope, pababa yung line. Okay, so negative 1, ito naman yung y is equal to negative x. Okay, negative naman yung balik ng mga values. Okay? So, kung negative yung x, positive yung y. Kung positive na yung x, negative naman na yung y. So, pababa yung kanyang graph. Ito pa, negative 3.
equation niya is y is equal to negative 3x. Again, 0 pa rin yung intercept. Diba? So, other example, paano naman yung may value yung y-intercept? So, from y is equal to 2x with the slope of 2, let's create another straight line parallel sa kanya. Kapag parallel yung line, pareha sila ng slope. Diba? Yung tarik nila, parehas lang. Okay? Pero dito, nag-move yung red line 2 units pataas mula doon sa origin. Tama? So, from the origin, meron kang 1, 2 units pataas. And tumama yung line doon sa y is equal to 2. So, that is our y-intercept. So, yung 2x, which is yung slope, then x plus y-intercept is 2. Y is equal to 2, di ba? So, yun yung equation niya. And meron tayong constant function when the slope is 0. Straight line or horizontal line, slope niya ay 0. So, walang katarik-tarik, flat na flat. Okay? Excuse me. Slope is 0, then the equation is depende kung ano man yung y-intercept. If y is equal to 3 halves, ibig sabihin, yung mismong line ay tumama dun sa y is equal to 3 halves. So, nandito siya. So, 0, 1 half, 2 halves, 3 halves. So, andun siya sa point na yun, sa y-axis. Kaya yung y natin is always equal to 3 halves kahit saan kang pumuestong value ng x. Flat lang siya, constant yung ating function. That's why it's called the constant function. Okay? Kahit anong value ng x ang gamitin mo, constant lang yun lalabas, y is equal to 3 halves. Kasi andun lang siya. Okay? So, those are the linear functions. Straight lines. Power function naman, f of x function is equal to x raised to a number or a constant. So, yung variable, i-raise natin into a constant. Okay, case 1, kung yung a or yung power is a positive integer. A is equal to n, where yung n ay positive integer. So, ito ay positive power. Positive whole number. Example, kung ang power natin ay 1, it is the identity function. Because f of x is equal to y, which is yung y, equals sa x raised to 1. Since x raised to 1 ay equal lang sa x lang din, so y is equal to x. So, yung graph natin is yung identity function lang din. So, linear lang din siya. Okay? So, y is equal to x. If n is equal to 2 naman, okay? Kung square na siya, x raised to 2, diba? Y is equal to x squared. So, yun na yung parabola opening upward. Diba? So, square na yung magiging value ng y mga outputs natin. So, kapag pinares natin sa x, so, ito yung magiging graph niya. And again, hindi siya magkakaroon ng negative y because naka-square, kagaya ng properties kanina ng square, diba? Hindi tayo magkakaroon ng negative y outputs. Okay? Because makakancel out yung negative. Diba? So, y is equal to x square. If n is 3, so y is equal to x cube. Ano itsura ng graph ng x cube? Okay? Papaganyan naman siya. Bakit nasa baba? Because kapag gumamit tayo ng negative na x, diba? Negative times negative times another negative, negative pa rin yung lalabas. Yes. May isang negative na walang magka-cancel. So, negative pa rin yung y. So, nasa baba nang galing. Okay? So, dito siya nang galing sa baba. Then, kapag positive naman na, edi positive naman din, nasa first quadrant na siya. Okay? Ito yung first quadrant, second quadrant, then third quadrant, fourth quadrant. Ikot siya, pa-positive. Ganun. Okay, that is y is equal to x cube. Pag to the fourth power naman, y is equal to x to the fourth,
Parehas lang din siya ng x square pero mas nakabuka yung kanyang curve. Okay? Pero dito, mas matarik na yung aabutin niya kumpara dun sa x square lang. Kasi to the fourth naman na yung point na kukunin niya. Kung 1, 1 lang din. Pag 2, 2 raised to 4, ba? 16 na. So 16 agad yung kasunod dito. Unlike this is, sa x square, pag yung 2 ang ginamit natin, to the fourth lang, hanggang 4 lang yun. Okay? So itong to the fourth na to, ay mas matarik agad yung naabot kumpara sa x squared. Okay. Same property, wala kang negative y. Ba? Then, power function, case 2, kung negative naman yung power, ano mangyayari? X raised to, for example, negative 1, magiging reciprocal. Diba? So, kapag negative power, ibig sabihin nasa denominator yung variable na yun. Kung ano yung pinapower mo ng negative, nasa denominator yun. Okay? Ang graph niya, magiging ganyan na. Okay? Kasi reciprocal na. Kung ano yung ginamit mo, i-reciprocal niya yung value ng y. Okay? So, ito, ang itsura ng graph na nito ay itong hyperbola. Okay? Hyperbola na kadalasan ng graph ng reciprocals. So, kapag negative yung x na ginamit natin, negative din yung reciprocal. So, ganun lang din. Positive, positive. So, nahati na yung graph niya into hyperbola. If negative 2, x raised to negative 2, syempre, parehas lang din ang square, hindi ka magkakaroon ng negative y. Pero nandun naman siya. Square naman yan. Okay? So, 1 over x square. Okay? So, reciprocal ng value ng kung ano yung x ang gagamitin mo. Okay? Then, special cases. If yung exponent natin ay 1 half, 1 third, 3 halves, tsaka 2 thirds, or any other fractions. Pag fractions naman, so, pwede natin isyang baguhin into ganyan. Okay? Diba? Yung una is square root. Pag raised to 1 half, square root yun. Yung base kasi, ayun, sabi natin, denominator ng power is actually the roots ang hinahanap. So, pag 1 half, square root. Kapag 1 third, cube root. Okay? Yung root yung nasa ilalim, yung power ang nasa ibabaw. So, papaganyan naman yung graph ng cube root. Then, x 3 over 2, raised to 3 over 2. So, square root, then, naka-cube. Power yun, root yung nasa baba. So, ganoon naman yung graph niya. So, ito ay tsura ng another equivalent dito is square root of x cube. Okay? So, yun siya. Ito naman, cube root of x square naman to. So, ganyan naman yung graph. Okay, magdedepende yung graph, depende sa values ng x and y. So, you can use tabulating yung ating values ng x at saka y. Then, ipaplot nyo yung points para makita nyo kung saan papunta yung curve. Okay? So, that's one technique para makapag-graph. Then, meron tayong tinatawag na polynomial function. Algebraic function pa rin ito. Functions in the form of p of x, meaning polynomial, pero function of x pa rin siya, where yung ating polynomials is consisting of multiple terms, di ba? First term, second term, di ba? Pag single term, monomial. Pag two terms, binomial. Pag three terms, trinomial, and so on. Polynomial na kapag marami. Okay? Pero yung mga terms natin ay inaka-arrange, okay, into descending powers. Okay? Dito, x raised to n, which is yung pinakamalaking power, then mababawasan ng isa, mababawasan pa, hanggang sa x raised to 1 na lang, tapos x raised to 0, which is constant term na to. Okay? Yung n natin is non-negative integer, or yung power natin is positive dapat. Integer, whole number. Then yung a, sub 0, sub 1, sub 2, hanggang a sub n yung mga
constants, yung nasa dulo, a sub 0 is the constant term. Yung mga a sub n natin dito, a sub 1, a sub something, a sub n, ay yung mga natawag natin coefficients. Diba? Numerical coefficients ng mga terms. Okay? And we have the degree of polynomials. It is the greatest exponent n among the terms. Okay? As long as yung a sub n mo o yung yung coefficient nakasama noong x raised to n na yon ay hindi 0. At positive yung n na yon. Okay? If ito yung pinakamalaking power, yun yung degree ng polynomial. Okay? So ito siya. If n is 0, constant function yun. Because, okay, the polynomial is constant 0. Yung n natin is yung pinakamalaki, raised to 0, constant term lang siya. So the degree is 0. So constant function lang siya. Then kung pinakamalaki natin na n, na exponent is 1, linear function lang siya because we have mx plus b. X lang yung pinaka, yung raised to 1 lang, yung pinakamalaki natin, now linear lang siya, degree of 1. Kapag meron tayong ax square plus bx, so yung square na yun, yung pinakamalaking n na makukuha natin o yung pinakamalaking exponent, this is a quadratic function or quadratic equation. And yung n na yun, which is the degree ng polynomial or degree 2. Then cubic function or cubic equation, x raised to 3 or cube. Yung 3 ang pinakamalaking exponent na makita natin doon. Then naka-ayos siya, descending order yung power. 3, 2, 1, then 0. Okay? So, doon siya makikita sa degrees of polynomial. Kung constant, linear, quadratic, cubic, or polynomial function. Then, meron tayong rational function in algebra, di ba? Pag sinabing rational, division of values, ratio between two values. So, yung function natin ay actually division ng two polynomial function. P of x over q of x. Okay, polynomials yung p tsaka q as long as yung q of x ay hindi mag-i-equal sa 0. Bakit? Bakit bawal yung denominator mag-zero sa rational? Anyone? Bakit bawal mag-divide ng zero? Ha? Anong nangyayari kapag nagde-divide ka ng zero? Anong nangyayari? Pwede ba mag-divide ng zero? What's the reason? Yes or no? And anong reason? Undefined. Magiging undefined, yes. Okay, thank you Alice and Regine. Okay. So kapag nag-divide ka ng 0, magiging undefined. So bawal yun. Pag naging undefined yung function mo, hindi na function yun, di ba? Kailangan mayroon siya ang real function, real values. So may makukuha pa rin value dapat. Pag undefined, wala kang value. Di ba? Undefined or imaginary, that is not a real valued function. Okay? So its domain is set for all real numbers for which yung ating kung saan not equals as long as yung denominator, yung polynomial sa ilalim would not be equal to 0 kung ano man yung x na gagamitin natin. So hindi na included yung x kung saan magsi-zero yung denominator doon sa ating domain. So examples ng mga graphs ng rational functions ay ang mga yan. Okay? So, ito, y is equal to 2x squared minus 3 over 7x plus 4. Okay? So, ito yung graph niya, yung kulay blue. Okay? Ito naman yung isa, y is equal to 5x squared plus 8x minus 3 over, di ba? May denominator siyang function din, polynomial function din. Then, yung red na line is what we call the asymptotes. Diba? Asymptotes. Ano ba yung malungkot na story ng asymptote? Siya yung friend zone, di ba? Palapit ka ng palapit pero hindi ka tatawid. Ha? Forever friends ka lang. So,
The asymptote is the line that the graph approaches but not meet or cross. It is not part of the graph. So yun lang yung asymptote ay ina-approach niya lang yung line na yon pero hindi niya i-cross or hindi niya rin ma-imimit. So it never mag-i-equal yung graph doon sa line na yon. Palapit lang siya ng palapit hanggang microscopically palapit pa rin siya ng palapit. Pero unlike dito, meron siyang tumawid. Ibig sabihin, asymptote lang siya dun sa part na to. Tsaka dito sa kabila. Pero sa gitna, hindi. Okay? Okay. Aside from algebraic functions, pag sinabing algebraic, composed of terms lang, di ba? Coefficients and variables. Pag dito naman sa transcendental functions, ito yung may mga different operations. One example is the trigonometric functions. Okay? The functions consist of using any of the six basic trigo functions. Sine, cosine, tangent, secant, cosecant, and cotangent. Okay? Siyempre, gagamitin pa rin natin yan. Calculus tayo, hindi lang basta algebra. Okay? So, gagamit tayo ng iba't ibang functions. Ito yung mga graph nila. Okay? So, yung sine wave, ito yung una. Then, yung cosine wave. Ito naman is yung tangent. Okay? Ang tangent ay papataas. Pero every period ay nauulit. Okay? So, itong line pababa, straight line na yan, is actually the asymptotes. Okay? Yung graph niya is yung mismo curve line. Okay? Yung curve lines lang. Every period, nauulit lang. Okay? So, 0, pi over 2, tapos pi. Okay? Nauulit na yung graph niya. Then, ito naman yung cosecant. Okay? Mirroring, naka-mirror lang din ito, di ba? Yung secant naman. Reciprocal image lang. Then, kabaliktaran din naman ng tangent. Kung ito pataas, ito pababa. Yung cotangent. Mirror niya. Okay? So, yan yung itsura ng mga graphs. Hindi ko na ibibigay kung paano kunin yung graphs nila. Okay? Automatic naman na yan sa mga graphing calculators or sa mahirapan kayo gumawa ng graph niya eh. Okay? Then, another is yung exponential function. Di ba? Yung sa ating mga exponential growth. Growth ng bacteria, ng pera, papapalago. Di ba? Dapat ang ginahanap nyo is exponential growth. Di ba? Pag sa exponential naman, yung variable, di ba sa power function kanina, yung variable may naka-power. Pero dito, okay, yung function natin, yung variable ang nasa power. Kaya tinatawag na exponential function. Yung variable is the exponent ng isang constant. Yung a ay positive constant, okay, na hindi equal sa 1 or greater than, basta positive siya, greater than 1. Okay? So, yung constant natin ang pinapower ng variable, which is the x. Okay? Kaya exponential function. It, yung domain nito is all real numbers pwedeng maging power. Pero yung range niya, never na mag-negative. Okay? Since positive yung base, okay? Kasi pag nag-negative yung base, negative din yun. Okay? Yung base natin is yung a, yung constant. Then yung power, yung exponent is your variable x. Okay? So all real numbers ang domain kasi lahat ng number ay pwedeng gawing exponent. Pero yung value ng f of x or ng y, okay, hindi siya magsisiro, hindi rin siya magne-negative. Kasi since yung base natin ay greater than 0, hindi siya pwede mag-0. Okay? So, papaganon siya. So, yung graphs natin, yung base natin is positive numbers. So, dito 2, 3, and 10. 2, 3, and 10 naman, kaso yung power natin dito is negative x naman. Okay? So, yun siya. Positive power, positive base, ito pababa naman. Ibig sabihin, pababa ng pababa ng pababa ng pababa yung graph. Okay? As your x goes to
to the right, yung graph natin, pababa, paliit ng paliit. Okay? Then yung height ng graph ay nakadepende dun sa base. Okay, di ba yung 10, 3, 2. Ayan, mas nakahiga yung 2 lang, yung base. Okay? Another, yung kabaligtaran ng exponential is the logarithmic function. Okay, functions in the form y or f of x is equal to log ax. Okay? Again, yung a ay positive. It is the inverse function of exponential function. Okay, kabaligtaran naman siya. Example ng inverse function ay yung x square, di ba? Ang kabaligtaran niya is square root of x. So, ang domain naman ito, okay? Baliktad ng range ng kabila. Okay? So, yung domain nito is actually the range ng exponential function. So, from 0, hindi kasama yung 0 to positive infinity. Okay? Then, yung range niya, all real numbers. So, yung graph naman niya, papaganon. Okay? So, yan yung mga functions ng logarithmic functions. Diba? Ito nakadikit sa, nakalapit sa y-axis. Yung exponential function, nakalapit, nakadikit or naka-asymptote siya dun sa x-axis naman. Ito sa y-axis. At never siyang magkakaroon ng negative x. Hindi rin siya magiging 0x. Bawal. End of slides.